Ay, magandang araw sa inyong lahat mga ka-idol. Bagong kabanata na po tayo ngayong araw at ang ating paksa ay patungkol pa rin sa ating two-stroke na mini chinso. Magkumpuni po tayo ngayong araw sapagkat ito ay matagal mga kaputol ng punong kahoy na gagawin nating panggatong. Kahit bagong hasa ito ay talagang hirap siyang makaputol ng punong kahoy kahit maliit. Paano na kung malalaki ng mga punong kahoy na ating puputulin? Kasi dito ay, ayan, marami tayong mga punong kahoy na kailangan nating puputulin. Gagawin natin itong mga panggatong. Kung ang ating two-stroke na mini chinso ay hirap makaputol ng mga kahoy, ay talagang mahihirapan tayo at matagal tayong matapos sa ating mga gawain. Kaya lagyan natin ng solusyon ang problema ng ating two-stroke na mini chinso mga ka-idol. Hindi naman po siya mapurol ang kanyang ngipin. Dahil ito ay bagong hasa, ngunit iba po ang kanyang problema, kaya samahan niyo ako mga ka-idol at para naman sa mga bago natin diyang mga manunood, two-stroke na mini chinso o kahit ito ay hindi two-stroke, pare-pareho lang po ang problema kapag matagal talagang makaputol. Ganun din ang problema niya kahit ito ay malalaking chinso ang ating gagamitin. Kaya sa hindi pa alam kung ano ang problema sa matagal makaputol mga ka-idol, panoorin nyo ang aking video ng gagawin at samahan nyo ako. Sa mga ka-idol natin na may mga two-stroke na mini chinso katulad sa akin at pati na sa ating mga manonood na may planong bumili ng ganitong mga gamit at hindi pa alam kung ano ang dapat gawin kung may problema ang kanyang nabiling gamit, panoorin nyo ang aking gagawing mga video mga ka-idol. Katulad nito ay ang problema niya ay matagal makaputol ng mga maliliit na punong kahoy o kahit naman kahit malalaking mga punong kahoy ay matagal po talaga siyang mga makaputol. Kung katulad ang problema niyo sa aking gamit na matagal makaputol, panoorin niyo ang aking gagawing video ngayon at ipapakita ko sa inyo at kung ano ang dapat gawin para bumalik sa dati niyang magandang serbisyo mga ka-idol. Ipapakita ko sa inyo at i-explain ko sa inyo mga ka-idol kung ano dapat ang ating gawin. First step natin gawin upang bumalik sa dati niyang kondisyon mga ka-idol na mabilis makaputol ng punong kahoy. Lalo na sa mga malalaking kahoy mga ka-idol. Ito po. Sa napapansin niyo mga ka-idol, ito ay ang kanyang ngipin. Ayan. Yan. Ngipin po niya mga ka-idol. Ito ay sobrang ano na siya mga ka-idol. Hindi po siya mapurol. Sobrang talim po niya. Ngunit talagang hirap siyang makaputol ng maliliit na punong kahoy.
ipapaano na kung malalaking punong kahoy ng ating puputulin. So, syempre, kung hirap siyang makaputol ng mga maliliit na punong kahoy, papaano na kung malalaking kahoy ng ating puputulin? So, bigyan natin ng solusyon ito at isishare ko sa inyo kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong mga problema, mga ka-idol. Ito ang kanyang ipuin. Napansin nyo ba na meron siyang maliliit dito, mga ka-idol, ito? At ito ang kanyang ngipin. Sa napansin nyo ay ang dalawang to ay halos magkakapantay na po ng tangkad. Ayan. Ito ang dahilan kung bakit matagal po siyang makaputol ng punong kahoy, mga ka-idol. Sapagkat ito ay nakalibil na po sa kanyang ngipin. So dapat natin gawin ngayon ay itong maliit na to, kunin natin ng kunting taas. Dapat ang mangyari dito ay itong maliliit na to ay hindi po siya kapantay ng tangkad sa ating ngipin. Ayan. Kasi ang mangyayari kasi kapag ganito ang kondisyon ng ating ngipin, mga ka-idol, kapag pantay po itong dalawa, ito po ang papatong doon sa ating puputuling kahoy. Hindi na po itong ngipin niya, mga ka-idol. Kahit ito ay sobrang talim na po niya, hindi talaga siya makakaputol kasi ang pumapatong doon sa ating kahoy na puputulin ay ito na po. So ang gawin natin ay hasain natin ito. Sa dalawang to, dapat ang mangyari ay mas matangkad ito kaysa dito.
mga ka-idol. Bali, tapos na po nating masaan ang kating kadina ng ating two-stroke na chinso. To. Hindi ko na po nagamit itong aking hasaan dahil sa sobrang haba ng kanyang ating ginawa dito, mga ka-idol, ay naubos lahat ng ngipin niya, mga ka-idol. Ito. Naubos po lahat. Kaya ginamitan ko na lang ng electric na hasaan, mga ka-idol. Mga ka-idol, tapos na po nating mag-ayos ng ating two-stroke na mini chinso. Okay na po ang performance niya, bumalik na po sa dati. Maraming salamat sa inyong palaging panonood sa aking YouTube channel. Sa mga bagong manonood dyan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube LMX TV. At sa mga subscribers natin dyan, maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta sa akin. At sana ay huwag kayong magsawang manood pa sa aking mga ginawang mga video. At huwag kalimutan ding mag-share sa aking YouTube channel, mga ka-idol. Maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang. Bye-bye.